Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, November 22, 2021. Kung mapapansin nga po natin, ano, na may umiiral pa rin tayong mihan at ito nga po ay nakakapekto dito sa may parte ng Extreme Northern Luzon at yung ating Easterlies ano ay nakakapekto dito naman po sa may Mindanao at sa may Visayas area. Meron nga tayong posibilidad na low pressure area na mabubuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero panandalian lamang po ito at ito po ay malulusaw din kaagad. At wala naman po tayong inaasahan na anumang bagyo na papasok sa ating bansa sa loob ng 2 hanggang 3 araw. At ayon naman sa ating advanced weather forecast, possible po magkakaroon tayo ng isang sama ng panahon by December 1. So titignan po natin yan sa ating advanced weather forecast. So check naman natin yung ating satellite image kung saan nga yung mga posibilidad na makaranas ng mga pag-ulan ngayong araw. Kung mapapansin nga natin, ano, magiging maganda po ang lagay ng panahon ng halos sa buong bansa. At kahit po nakaka-apekto yung ating amihan sa Extreme Northern Luzon, makakaranas lamang po tayo dyan ng isolated rain shower. Kaya wala naman po tayong inaasahan na malalakas na pag-ulan. Kaya makakapaglayag ng maayos ang ating mga kababayan. At makakalabas tayo ng ating mga tahanan. At mapapansin naman natin, ano, dito sa may Metro Manila, wala rin po tayong inaasahan na anumang sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Dito naman sa may Bicol Region, magiging maganda po ang lagay ng panahon at magiging dito po sa may Mindoro Province. Dumako naman tayo sa may Visayas kung saan nga magiging maganda rin ang lagay ng panahon. May mga posibilidad na pagulan, mahinang pagulan or pagambon. Dito po yan sa may eastern section ng ating Visayas. Dito naman sa may Mindanao, kung saan nga po nakakapekto yung ating Easterlies, may mga posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. At maging dito po yan sa may parte ng Davao ay makakaranas tayo ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan pero panandalian lamang ito. Sa may Palawan naman po, magiging maganda rin ang ating lagay ng panahon. Wala po tayong inaasahan na makakapal na kaulupan na posibleng magpaulan sa may Palawan area. Ngayon po, check naman natin yung ating advanced weather forecast kung saan nga nakakita tayo ng mga posibilidad na sama ng panahon. Kung mapapansin nga po natin ano, na may posibilidad na magkaroon ng low pressure area dito sa labas ng ating bansa, sa may eastern section ng Mindanao, at ito nga po ay posibilidad na malulusaw din agad. By November 23, mapapansin na nga po natin na muli po ulit no, na bubugso yung ating amihan. At magkakaroon po ulit tayo ng shear line na magpapaulan sa Northern Luzon at Southern Central Luzon. By November 24, mapapansin nga po natin na makakaranas na po ng pag-ulan ng Extreme Northern Luzon at ang parte ng Southern Luzon at Central Luzon dahil po yan sa ating shear line. At mapapansin natin na meron tayong low pressure area dito sa may bandang Mindanao. At hindi naman ito inaasahan na magiging bagyo. By November 25, makikita nga po natin, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga pag-ulan. By November 26, makikita naman po natin ano, na lusaw na yung ating low pressure area at makakaranas pa rin yung ating buong bansa ng malakas na pag-ulan dahil po yan sa Easterlies at yung ating amihan. By November 27, mapapansin nga po natin na dahil nga po muling pagbugso ng ating amihan at yung ating shear line at yung pagsalubong ng malamig at mainit na hangin dito po sa Dagat Pasipiko, yan po ang makakaapekto sa ating bansa. Makita natin ano, dito sa may parte ng Palawan, meron tayong nakikitang pressure. By November 28, mapapansin naman natin yung tuloy-tuloy na pag-ulan. No, mararanasan natin malakas na pag-ulan. Inaasahan po yan sa Extreme Northern Luzon sa may Apari, Cagayan, Tugigaraw, Isabela. Sa Ilocos Region, makakaranas tayo ng matinding pag-ulan. At by November 29,
makikita nga po natin ano, na dire-diretso pong makakaranas tayo ng pag-ulan. At makikita naman natin no, na sa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, meron pong posibleng sama ng panahon. By November 30, makapapansin nga natin magkakaroon tayo ng low pressure area na nasa labas pa rin ng ating bansa habang umiiral pa rin yung ating shear line dahil po yan pa rin sa ating amihan at ang ating easterlies. And by December 1, mapapansin nga natin papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito nga po sa ngayon, makikita natin no, yung potential nito na maging isang mahinang bagyo or tropical depression. At ito nga po ay papasok sa ating bansa. Sa ngayon po, hanggang dito pa lamang po yung ating advanced weather forecast. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating weather update advanced forecast para po dito sa posibleng sama ng panahon sa unang araw ng December. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remit of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.